Sa panahon ng French Revolution, ang bansang France ay napakadelikadong lugar sa mundo. Pinatay nila ang kanilang hari at ilang daang aristocrats. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga bureaucrats at mga politiko. Idiniklara nila na ang lahat ng kalaban ng bagong rehimen, mayaman o mahirap, ay dapat barilin o dalhin sa kanilang national razor, ang guillotine. Ito ang kwento ni Napoleon Bonaparte, isang Corsican refugee na nakipagsapalaran sa France sa kalagitnaan ng revolusyon at kaguluhan dahil para sa kanya, ito ay isang oportunidad na magpapabago ng kanyang buhay at ang Siege of Toulon, ang kanyang pinakaunang military victory na siyang magdadala sa kanya sa tagumpay hanggang sa kurunahan siya bilang emperador ng France. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Napoleon Bonaparte ay ipinanganak noong August 15, 1769. Siya ay galing sa isang Tuscan noble family na nag-migrate sa Corsica noong 16th century. Sa parehong taon, ang isla ng Corsica ay napasailalim sa kontrol ng bansang France matapos itong sakupin ng mga Frances at ginawang probinsya nila noong 1770. Ang kanyang ama ay isang bayani sa Corsica dahil nakipaglaban ito sa mga Frances para sa kanilang kalayaan, pero nang ma-establish na ng pamamahala ng France sa isla, naging representative ang kanyang ama sa korte ng haring si Louis XVI noong 1777. Sa edad na 9 taong gulang, lumipat si Napoleon sa French mainland para mag-aral sa isang religious na paaralan sa Eton noong January 1779. Noong Mayo sa parehong taon, lumipat siya sa isang military academy dahil sa kanyang scholarship sa Brienne Le Chateau. Sa murang edad, siya ay outspoken Corsican nationalist at sumusuporta sa pagkakasarinlan ng kanyang probinsya mula sa France. Dahil siya ay galing sa Corsica, ang kanyang mother tongue ay Corsican or Italian ang official language ng Corsica. Nagsimula lang siyang mag-aral ng French sa edad na 10 taon. Kahit na naging fluent siya sa lingwahe ng mga Frances, sa kanyang pananalita ay lalabas pa rin ang kanyang Corsican accent kapag nakikipag-usap dahil dito palagi siyang binubuli sa paaralan dahil sa kanyang accent at lalo na sa kanyang height na hindi umabot sa average height ng mga tao sa kanyang panahon. Dahil doon naging malungkotin si Napoleon at palaging naging mapag-isa. Wala siyang ibang ginagawa kundi magbasa ng magbasa ng maraming libro. At ayon sa isang examiner sa paaralan na napakagaling daw ni Napoleon sa matematika, history at geography na kung saan ay magiging isang magaling na manlalayag ayon sa examiner. Sa pagdaan ng panahon, naging writer si Napoleon at naging author sa kanyang isinulat na kasaysayan ng Corsica at isang romantic na novela. Nang magtapos siya sa pag-aaral at nag-graduate noong September 1785, kinuha kaagad siya bilang second lieutenant sa Lafayette Artillery Regiment. Nagsilbi siya sa Valais at Auxonne hanggang sa pagsiklab ng revolusyon sa France noong 1789. Sa mga panahong yon, ang binatang si Napoleon ay isang Corsican nationalist at nag-request si Napoleon na mag-leave para samahan ang kanyang mentor na si Pascual Paoli. Pero nang makauwi si Pascual sa Corsica, wala itong simpatya kay Napoleon dahil itinuturing nitong traidor ang kanyang ama na iniwan ang kanilang pakikipaglaban para sa Corsican independence.
Nanatili si Napoleon sa Corsica sa mga unang taon ng revolusyon sa France at tinitimbang ang kanyang desisyon kung saan siya aanim, kung sa mga royalista ba o sa mga revolutionaries o sa kanyang native na isla ng Corsica at ang pakikipaglaban sa kalayaan nila sa France. Pero pinili niya ang revolusyon sa France dahil nagustuhan niya ang ideolohiya nitong pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Naging supporter siya ng Jacobins at sumali sa pro-French Corsican Republican Movement at kinalaban ang kanyang mentor na si Pauli. Binigyan si Napoleon ng isang batalyon ng mga volunteers at na-promote bilang kapitan sa Regular Army noong 1792. Sa sumunod na taon, nagkaroon ng insurrection sa mga syudad ng France tulad ng Lyon, Avignon, Nimes at Marseille na kilala bilang Federalist Revolt. Habang sa tulon ng mga revolusyonaryo ay pinalaya sa mga Jacobins sa syudad, pero biglang dumagsa ang maraming royalista sa syudad ng Tulon nang malaman nilang nakuhang muli ng mga revolusyonaryo ang syudad ng Marseille at pinagpapapatay ang mga tao sa lugar, natakot kaagad ang mga royalista sa Tulon baka mangyari rin ito sa kanila. Ang puwersa ng mga royalista sa Tulon na pinamumunuan ni Baron D'Embert ay humingi kaagad ng suporta sa Anglo-Spanish Fleet noong August 28. Dumating naman kaagad ang Royal Navy ng Britanya at ang Armada ng Espanya na may dalang 13,000 troops. Ibinigay naman ni Baron D'Embert ang pantala ng Tulon sa mga British Navy habang inilagay ang Royal Flag sa syudad, ang Fleur-de-Lis, at idiniklara ni D'Embert ang 8 taong gulang na si Louis XVII na hari ng France noong October 1, 1793. Galit na galit ang French Republic sa pangyayari sa Tulon dahil napaka-importante ng syudad para sa French Navy na kung saan nakabase ang kanilang napakaraming barko at kung hindi nila ito makukuha, mawawalan sila ng access sa Mediterranean Sea at makukontrol ng British Royal Navy ang rehiyon. At higit sa lahat, kapag hindi nila ito makukuha, ay magbibigay ito ng signal sa ibang mga syudad sa France at mas lalong lalawak ang rebelyon sa French Republic. Noong September 8, dumating ang puwersa ng France sa Tulon sa pamumuno ni General Jean-Francois Cartou matapos nilang makuhang muli ang syudad ng Avignon at Marseille sa mga rebelde. Nadagdagan pa ang kanilang puwersa ng 6,000 sundalo mula sa Alpine Maritime Army na pinamumunuan ni Jean-Francois Cournot de la Poipe at inaasahan itong makakuha niya ang Fort Montfaron, ang pinakamataas na parte sa lugar sa bahaging silangan, at suportado ang kanilang puwersa sa 3,000 sailors sa pamumuno ni General Saint-Julien. Nakatanggap naman ang sulat si Napoleon mula sa Committee of Public Safety sa Paris na ipopromote siya bilang Commander of Artillery sa distrito ng Tulon at kailangan niyang mag-report kaagad kay General Cartou sa Olio na ilang kilometro lang ang layo mula sa Tulon. Sa mga panahong yun, si Napoleon ay 24 anyos pa lang. Kahit na hindi gusto ni Napoleon ang Chief of Artillery sa lugar at ganun din ito sa kanya, ay nakapagtipon ito ng artillery force na pwedeng kumugkob sa Tulon at sa mga bagong portifikasyon na itinayo ng mga Briton sa lugar. Nakakuha kaagad si Napoleon ng mga equipment at mga kanyon sa mga kalapit na lugar at mga baril na nakuha galing sa syudad ng Marseille at Avignon, kasama na ang sundalo ng Italy na re-enlist ang mga retired artillery officers na malapit sa lugar at naging kasama sa puwersa ni Napoleon. Dahil na rin sa kanyang intensive training, binigyan niya ng instruction ng infantry na mag-practice sa paggamit ng artillery sa pag-deploy sa lugar.
Dahil sa kapalpakan ng matataas na opisyal sa militar ng France na nakadestino sa Toulon, nahirapan silang kubkubin ito lalo na't hindi pinapakinggan si Napoleon ng kanyang mga superiors, kaya sumulat siya sa Paris na nagre-request na magpadala ng competent na general sa Toulon, habang ang kanyang plano ay atakihin ang fort ng El Gilet at Balaguer sa burol ng Cairo, na kung saan mapipigilan nila ang pagpasok sa maliit at malaking harbor sa lugar na siyang magpuputol ng supply sa mga kalaban. Matapos ang pagkatalo ni General Poipe sa labanan sa mga Briton sa kanyang pag-atake sa Eastern Front, binigyan niya ng order si Napoleon na bombahin ang fortifikasyon ng Malabasket. Kinuha naman ni Napoleon ang lahat ng artillery sa surrounding countryside na umabot sa 50 batteries at pinumot siyang muli bilang Chief of Battalion noong October 19. Pinalitan naman ni General Carton ni Dupel, pero dahil sa kapalpakan din nag-resign ito at pinalitan ni Dagomier, na kung saan nakita niya kaagad ang kagandahan ng plano ni Napoleon sa pagkubkob sa Toulon. Dahil sa patuloy na pagbobomba ng mga Franses sa mga Briton sa kanilang pwesto, in-execute ng mga Briton ang isang French soldier na kanilang nahuli sa harap ng mga Franses na nakapwesto sa bahaging itaas ng burol. Dahil sa kanilang galit, umatake ang mga Franses sa pamumuno ni Dagomier at Napoleon. Nahuli nila ang British general na si Charles O'Hara. Matapos ang pagkahuli ni General O'Hara, si Dagomier, La Poipe at Napoleon, na promoted na into colonel, ay nag-launch ng General Azov noong hating gabi ng December 16. Nagsimula ang pang-atake nila sa Little Gibraltar, nagpatuloy ang labanan buong gabi, habang tinamaan naman si Napoleon sa hita ng bayoneta ng isang British sergeant. Pero kinaumagahan, nakuha nila ang fortifikasyon na itinayo ng mga Briton at inilagay ang kanilang artillery doon na abot na ang target ang mga barko ng British Navy. Makalipas ang ilang oras matapos may pwesto ng mga Franses ang kanilang artillery, nagsimulang umatras ang mga Briton. Nagbigay ng order silang gara kay Don Pedro Cotilla na dalhin ang tatlong maliliit na bangka at wasakin ang French fleet na nakadaong sa Toulon. Habang si Captain Charles Hare ay dalang fire ship, ang HMS Vulcan at ibinangga sa French fleet na nagresulta sa pagkasunog ng mga barko na nagliyab ng napakalakas na apoy at nagmistulang impyerno ang buong lugar. Kinahaponan ng December 18, in-evacuate ni Lord Hood ang Inner Harbor, pinasabog ng mga Briton at ng mga Espanyol ang arsenal at sinunog ang 42 na barko ng mga Franses at naglayag palayo sa Toulon ng British Navy at Spanish Fleet, kasama ang mahigit na 15,000 Royalists sakay ng kanilang mga barko at iniwan ang siyudad ng Toulon, habang ang mga naiwang mga Toulonians ay nag-stampede naman sa loob ng siyudad dahil sa panic nila na nag-a-advance na papasok sa siyudad ang Republican Army ng France. Matapos makuhang muli ng mga Franses ang Toulon noong December 19, mahigit sa 700 na Royalist ang pinatay nila dahil sa pagtatraidor sa kanilang bagong gobyerno, habang si Napoleon naman na siyang nagplano ng lahat para makuhang muli ang Toulon ay napromote bilang Brigadier General sa edad na 24 years old at sumikat sa buong France ang kanyang kabayanihang ginawa sa Toulon. Ang Siege of Toulon ay ang pinakaunang military victory ni Napoleon Bonaparte sa kanyang mahabang karir na siyang mag-aangat sa kanya at magbibigay sa kanya ng kapangyarihang baguhin ang kasaysayan. Anim na taon matapos ang Siege of Toulon, si Napoleon ay naging leader ng bansang France at kalaunan ay kukoronahan niya ang kanyang sarili bilang emperador ng France, na magsisimula ng napakaraming digmaan sa Europa, ang Napoleonic Wars, na ating tatalakayin sa mga susunod
na video. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.